May bibe na ba ang lahat? Saan ka man magpunta, tiyak nakita mo na itong bagong fashion phenomenon. Mga nagsulputang bibe na nakaklip sa buhok. Nakakabit sa spring ang bibe, kaya mistulang tumatalon-talon. Mula sa simpleng dilaw na bibe, hanggang sa mga bibing nakasumbrero, mayroon ding may puso sa ulo. At itong cute na bibing may paru-paro. Kaya naman patok na patok sa Gen Z ang accessory na ito. Parang ma-OP ka kasi pag hindi ka sumunod eh. Kaya ayan kami oh, napagtripan na lang din namin. Tapos kasi umaalog-alog siya, so parang ang cute-cute lang. It's a trend and it's very cute po. Pati mga young at heart, kanya-kanya ring rampa ng kanilang mga alaga. Nakakabata siya, oh, di ba? Bagay pala sa seniors. Pero alam nyo ba na ang trending hair clip na ito unang sumikat sa China noon pang 2015? Pero hindi mga bibe, kundi mga bean sprout o maliliit na halaman ang nagtubuan sa mga bunbunan. Dito naman sa Pilipinas, bibe ang mas bumida at sa Baguio ito unang sumikat. Hanggang sa pumatok na kung saan-saan. Dito sa Binondo, mabibili itong mga bibe clip na ito at iba pang mga uri ng clip sa halagang 35 pesos kada isa. Pero 100 pesos lamang iyan kung tatlo ang inyong bibilihin. Bukod sa bibe, mayroon na ring sisiw, puso at kung ano-ano pa. Pati mga pets, nakikibibe craze na rin. Tulad ng mga pusang alaga ni Bayan Patroller Luis Sareno ng Bulacan. Kaya naman, masaya ang mga nagtitinda nito dahil sa lakas ng benta nila araw-araw. Sana hindi siya malawas. Bakit? Para tuloy-tuloy yung pagbebenta. Bakit maganda to? Di ka taga Pilipinas pag wala ang bibe. Darating ang panahon na makakahanap na naman ng bagong pagkakaguluhan ang mga Pilipino. Pero hanggat mainit-init pa ang mga bibe, tiyak na mas marami pa ang magsusuot nito sa kanilang mga ulo. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.